nagsimula ako sa ano, sa flower horn talaga ako nag-start. Yun yung pinakaunang isda ko rin na inalagaan. At yun din yung pinakaunang mga isda na natutunan ko i-breed at natutunan ko na ibenta rin. Yun yung mismong talagang hobby ko at yun talaga yung hilig ko na ginagawa. Eh magparami na magparami ng isda, no? Parang bonus na lang talaga sa akin din yung pagbebenta ng mga isda. What's up guys? Welcome back sa ating channel at nandito tayo ngayon sa lugar ni Sir Hendrick's Backyard. So, si Sir Hendrick's Backyard ay isa sa sikat na vlogger. So, pumunta ako dito galing pa ng Mindanao para makita ko rin si okay. Idol natin. Grabe ka makasin so, baka maniwala ka. Gugong! Tabuhin natin si Sir kung paano siya nagsimula dito sa kanyang hobby na ito. So, but before that guys, shout out sa ating sponsor. May sponsor kasi po ng t-shirt eh. So, shout out sa iyo ma'am, NM Family Diaries. So, siya kasi yung nag-sponsor nito sir, yung t-shirt ko. So, isa siya sa NM Family Diaries, nandyan sa screen. NM Family Diaries, baka naman. Mm. So, baka naman magka-t-shirt din siya, ma'am. Sa ating viewers ngayon, wala akong ibang, kumbaga, kapalit na tulong, kundi paki-subscribe na rin sa kanyang channel dahil tulad namin is nagsisimula rin kami. So, sabay tayo. Kung magsisimula din kayo guys, tutulong din kami. So, sabay tayong aangat sa pag-YouTube. Tara guys, simulan na natin yung ano dito, yung pelikula. Bola lang yan. Before that, may ano pala tayo, cameraman. Ayan. Ayan, maraming goldfish yan eh. Shoutout na dyan. Shoutout pala sa ano, sa Mindanao. Ayan. Hi guys, ako nga pala si Hendrick, isa akong fish keeper na ayun, ginagawa ko rin business yung aking pag-aalaga ng isda. Ako ay taga dito sa San Pedro, Laguna. Ayun, nag-start ako mag-alaga ng isda year 2017, tapos ayun, nahilig ako sa isda hanggang sa naisip ko na gawin siyang business. So nag-start ako bumili ng mga fry, tapos yun, ginagawa ko, pinapalaki ko sila, tapos binibenta ko sila. Simula ako sa amin sa flower horn talaga ako nag-start. Yun yung pinakaunang isda ko rin na inalagaan. At yun din yung pinakaunang mga isda na natutunan ko i-breed at natutunan ko na ibenta rin sa ibang mga hobbyist. Tapos yun, umabot na sa point na medyo na-boring na ako na puro flower horn na lang ang aking binibreed. Kaya nag-aral din ako mag-breed ng guppy, ng molly. Nag-aral din ako. Ngayon, ang pinag-aaralan ko is yung goldfish. Tapos yun, tuloy-tuloy lang naman ang aral eh. Kasi ano, maraming klase ng isda at maraming, ano, alam mo yun, iba itong paraan kung paano sila i-breed. Kaya ayun, yun yung mismong talagang hobby ko at yun talaga yung hilig ko na ginagawa. Parang bonus na lang talaga sa akin din yung pagbebenta ng mga isda. Tapos yun, no, pumasok na rin na ano, nagsimula ako mag-YouTube naman nung ano, nung year 2019. Tapos yun, yung mga natutunan ko sa sarili ko, yung mga sarili kong research kung paano mag-alaga at kung paano magparami ng isda, eh tinuro ko naman doon, no, gumawa ako ng mga videos. Simula nga pala nung mag-alaga ako ng isda, may trabaho pa ako noon. Tapos nakitaan ko kasi ng potential yung ano yung pag-aalaga ng isda. Eh meron talagang kita doon sa pag-aalaga at pagpaparami ng isda. Kaya ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko yun, no? Tapos hanggang sa dumating na yung pandemic, na ang hirap na talaga magtrabaho.
So nag-decide kami ni Mrs. na mag-stop na kami sa pagtatrabaho at ano na lang, mag-focus na lang kami doon sa pagbebenta ng mga ano, ng mga accessories at yung mga pagpaparami ng mga isda, no? Dahil kung tutusin, kaya din naman talaga na bumuhay ng pamilya. Basta ano, no? Basta magpursige ka lang talaga. At marami talagang bumibili. Marami talagang bumibili ng isda, tsaka yung mga feeds. Lalo-lalo na yung feeds kasi talagang every time na mauubos talaga yan, eh bibili at bibili sa'yo yung mga nag-aalaga isda. Kaya wala talagang katapusan yung bibili sa'yo. At napaganda talaga ng potential na maging gawing business ang pag-aalaga ng isda. So yun, no? Marami na nga, dumami na yung aking mga kakilala at hanggang sa nakagawa na rin ako ng sarili kong brand ng mga pagkain. Kagaya nito, meron akong Hendrick's Backyard High Protein Fish Food na specially formulated para sa mga guppy, sa mga molly. So yun, no? Medyo lumawak na rin yung aking mga connection dahil lang sa pag-aalaga ng isda na yun. At yun, nagbebenta na rin ako ng mga accessories kagaya nito, mga Amazon Pops, meron ako mga kung ano-ano Pops dyan. Ayun, nakilala ko rin kasi yung marketing ng Amazon at nung una nagpapaano sila sa akin, nagpapa-market sila at alam mo yun, nag-sponsor sila ng mga gamit para i-promote ko. So, ayun, no, hanggang sa binigyan nila ako ng magandang deal at ayun, nagbebenta na rin ako ng mga Amazon products. Tapos yun, yung mga binibrid ko na mga isda, binibenta ko rin dito. Kaya ayun, dumami na yung ano, para na ako may pet shop.